Yan. Good evening mga friends for life, mga ka-Facebook. Kamusta kayo? Kamusta ang inyong Friday? No? Again, make it busy pero easy. So, ano lang tayo? Gamay-gamay lang. No? Just moving forward, steady, pero progressing, progressing. Make it better every day. So, time check, 10:35. Yan. Alam niyo po ba, ang ganda-ganda ng morning namin. Kasi this morning, si Patrick, my husband, ay nag-interview sila sa station. Ano ang station yun, Han? BCME. Ownership ni Congressman Pichay. Ah, under ni Congressman Pichay. No? At ang ganda ng interview kasi kanina, it pays to always listen. No? Kasi through this, you know, listening talent na bigay ni Lord, no? Naiintindihan mo yung flow when everything around you seems to be chaotic, magulo, no? Mabilis ang pag-inog. And it's as if masaya ka sa mga naaabot mo. Pero mas lalo ka palang nagiging masaya kapag ka naririnig mo yung storya on how we started into farming Lagundi. Yun. Oo, biglang kanina na-realize ko. When we started, wala naman kaming lupa. No, hindi nga namin kilala yung halaman na yan. There were several times na nagpatanim kami ng ibang Lagundi. Kaya alam namin ngayon kung ano ang tamang variety ng Lagundi na ginagamit sa gamot. There was a time na nung bumili kami ng Lagundi sa UP, Los Baños, under kay Doktora Professora Quintana, no? Ang gusto lang namin makuha namin yung Lagundi na pinag-aralan. And you know what happened after makabili kami ng 150,000 pesos worth of Lagundi? Yun ang yun ang sabi ni Patrick kanina, 250,000, no? Pesos worth of Lagundi. Sabi niya, saan niya yun ilalagay? So, ipinamigay yun sa mga farmers. Yun. And telling the farmers na, itanim niyo po yan. Itanim niyo po yan. Babalikan namin kayo. Kailangan po natin ng isang taon para mag-mature yung mga halaman. At pagbalik namin, lahat ng mature leaves na i-harvest ninyo, bibilhin namin sa inyo. So, of course, kinalat lahat yung mga Lagundi na yan. At meron tayong mga naging mga kasama na sa larangan ng pagtatanim ng Lagundi. Nagtiwala sila. Yung mga iba naman, of course, dahil matagal ang pag-aantay para mag-mature ang halaman, hindi mo kasi pwedeng i-harvest ng immature ang mga dahon or immature pa ang puno ng Lagundi. And it takes 1 year waiting para sa maturity ng mga Lagundi na yon. So, there are other farmers na siguro hindi nila kayang mag-antay o kaya naman mayroong mga iba na nagbigay pa rin sa kanila ng iba pang opportunities at eto naman yung sa amin, talagang hinandog lang, no? Binigay lang, no? With a promise. So, akalain nyo po, ilang taon na rin, no? Parang, that was 2005. Ano na ngayon? 2022. Gaano na katagal yun? Meron akong matematisya na kasama ngayon. Hi, Bricks! Good evening! Good evening, my darling Bricks Kapulong. And, of course, our president sa Makati Golden Lions Club, si Ma'am Monely Maligaya. Hi, Mona! Ma'am Mona! Hello, my President Mona. No, good evening po sa inyo. So, going back. Ang tagal na rin nun. And now, alam niyo po, namamayagpag na ang Lagundi sa Pilipinas sapagkat napatunayan na ito ay gamot sa ubo, asma, at COVID. So, ngayon,
yung mga kasama naming farmers na binigyan namin ng Lagundi, nakapagpalawak na rin sila ng kanilang Lagundi, no? At of course, dito, ang ating mga plantation ay mayroong parehong genetic makeup, plant genetic makeup nung pinag-aralan ng UP. Kaya ito po yung ating Lagundi na ginagamit at hina-harvest. And of course, tayo po ay nag-aalaga ng Lagundi para sa buong Pilipinas, para sa future. Malay natin, no? Sa pagtatapos ng 2022, sabayan niyo ako mag-pray na ang ating Lagundi ay makalabas na ng Pilipinas, makatulong na tayo globally. Kasi dito sa Pilipinas, meron pong COVID, may bakuna at wala, may nahahawa ng COVID. Pero meron po tayong natural na gamot. Hindi synthetic, hindi borrowed science. Kung hindi, natural at alam niyo po ba, pinag-aralan ng mga scientists at mga doktor na dulubhasa sa plant medicine dyan sa University of the Philippines, National Institute for Health. Yan. So, kumpleto ang study ng Lagundi. Kaya, tiwalang-tiwala tayo sa Lagundi. So, sana, ang buong Pilipinas, no, mamayagpag sa larangan ng medicinal plant. Kasi, ito ang regalo sa atin ni Lord. Hindi po yan pwedeng itanggi ng buong mundo. Ang sino man na nag-aaral ng ethnology, no? Ibig sabihin, pag-aaral ng culture, ng mga halaman na endemic sa lugar na yon, sinasabi na napakaraming halaman dito sa Pilipinas na mapagkukunan natin ng gamot. Tandaan ninyo, yung iniinom nyo pong gamot, saan ba galing yan? Sa halaman. At because of science, marami ng tinutulad, synthetic. Eh pero saan po ang pipiliin nyo? Yung po bang natural o yung po bang chemical? No? Saan po ba mas malusog ang tao? Alin po ba ang tunay na nakakatulong? Ngayon, kung ikaw naman po ay nasa Pilipinas, ikaw po ba ay magtitiwala sa borrowed science o magtitiwala ka sa sinaliksik, pinag-aralan sa sarili mong bayan. Nakilala mo yung nag-aral. Nakakausap mo, nagtatagalog, nag-i-English. O, di ba? At naririnig mo sila na nagsasalita because gusto na rin nilang makatulong. Hi, Josie! Thank you for catching me. At may pagmamalaki ko naman po sa inyo, mga friends for life. Nung pong pre-pandemic, ang Pilipinas po ay naiimbitahan sa mga international natural convention. At ang isa nga po dito ay ginawa sa Thailand. You know why Thailand is very, very popular, no? Popular siya pagdating sa natural, sa everything natural. Kasi ang lawak ng land area niya. At number two, talaga po namang ina-acknowledge nila doon at ina-award ang mga gumagamit ng natural healing. Pag sinabi kong natural healing, yung mga gumagamit ng itlog, nilalagay sa ulo nyo, no? Tapos bigyan niya, natural healing, no? Supernatural healing. Ina-award nila yun. No? Pinangangalagaan nila yung culture nila. And one of the conventions, ako po ay naimbitahan ng Department of DOST, Department of Science and Technology. Actually, hindi naman ako, si Mr. Patrick Roquel, no, ang naimbitahan. Kaya lang, sabi niya, Mami, ikaw yung pumunta doon, ikaw yung mag-represent sa atin. So, pumunta ako doon, ang dala-dala ko ay Lagundi at Citronella. And after the convention, hangang-hanga sila sa Lagundi ng Pilipinas, no? Yung mga nandoon sa Thailand. At ang after the convention, ang tanong nila sa akin, nung isang doktora na organizer ng convention, Doktora, ano po ba ang maaari naming maibigay sa'yo na regalo because dumating ka dito sa ating convention? Of course, bukod yun sa binigay nila sa akin na plaque of appreciation, nung mga dinners and lunch namin,
konting tour, no? Kasi bigay yon ng organizers. Sabi ko, ano nga ba ang pwede kong mahiling? Pero bago ako lumipad papuntang Thailand, nagbigay na sa akin ng tip si Miss Eva ng PITAC, ng Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare. Yon. Sabi niya sa akin, Doktora, tandaan mo itong sasabihin ko sa'yo. Pagkatapos ng convention, ang mga Thailander, mga doktor, i-approach kanila. Pagkatapos, hihiling sila sa'yo, ano ang gusto mo na ibigay nila sa'yo. At ang hingin mo, yung libro nila. Kasi yung libro nila ay compilation ng lahat ng mga herbal plants na ginagamit sa Thailand. At kailangan natin yon. Hingi ka ng dalawa. Bigay sa akin yung isa, sa'yo yung isa. So, of course, nung marinig ko yon, sabi ko, Doktora, I would want to have a copy, an English version of the copy of your traditional herbal plant book. Sabi niya, what else? That's it. I would like to request for two books, please. Okay. So, ang ginawa niya, umunta siya sa opisina, naghanap siya ng English version. At so, binigay niya sa akin yung isa. Yon. So, meron po tayong kopya niyan. Alam niyo po ba, nung binuksan ko yung librong yon, kinilabutan ako. Sapagkat, sa likod ng bibliography, sa likod ng acknowledgement, yung libro po kasi, pagka ikaw ay nagbabasa ng mga medical books, dun sa likod ng libro, makikita mo kung saan kinuha yung source ng kanilang isinulat. Alam niyo po ba, ang number 5, 6, 7, at least hanggang 10, nakita ko, ay kinuha nila sa study ng UP dito sa Pilipinas. Doon sila nagkumuha ng source. Imagine niyo, hindi ba nakaka-proud? Diba? So ngayon, I kept that book with me, nandito sa aming library for the longest time. And then, before the pandemic, naimbitahan na po tayo ng University of the Philippines, National Institute for Health, na maging part ng steering committee ng second Philippine Pharmacopeia ng Pilipinas. See? So, ayan ang pride natin, no? Pinagmamalaki ko. Kasi, ganito lang po kami kaliit, pero ina-acknowledge ng mga scientists, ng mga expert, yung magiging contribution ng Binhi Biopharm and Natural Health Ingredients Company. So, naging parte po tayo ng Second Philippine Pharmacopeia, which is still running. Until now, part po tayo ng Second Philippine Pharmacopeia, no? Kaya, kung ano yung natututunan natin sa farm, hinahandog natin, ibinabahagi natin sa lahat. At kung ano naman yung natututunan natin sa kanila, ginagawa naman natin sa atin pagpapaunlad ng manufacturing ng herbal medicine, mga plants dito sa Pilipinas para umangat-angat po tayo. No? So, nung ako'y maging part ng Second Philippine Pharmacopeia, gumagawa po tayo ng libro para sa Pilipinas naman. No? At nasabi ko nga kay Dr. Cecil Marambala sa atin na, alam mo, Doktora, alam niyo po ba na part po tayo ng libro ng Thailand? Ipapakita ko sa iyo, sabi ko sa kanya. Kasi ito yung hiningi kong regalo, sometime. So sabi niya, sige, patingin, pakita. Sabi niya sa akin, Doktora, pakita. Sabi ko, hindi ko lang ipapakita kasi ang si Doktora Nelia Maramba, siya ang nanay at lola ng herbal medicine sa Pilipinas. Sabi ko, itong aking kaisa-isang kopya, kasi yung isa na kay Ma'am Eva ng PITAC, ibibigay ko sa'yo. Sa'yo na lang. So, napaka-importante sa akin ng librong yon. Pero ang ginawa ko, sabi ko, Josie, isirox mo lang ito ng maayos na maayos, ha? Huwag kang ng isang page. Kasi yung Xerox sa akin, yung original copy, ibibigay ko sa Philippine Pharmacopeia. So, binigay ko kay Dr. Maramba.
Yun. So, yun po. Nasa kanila yung isang kopya. Yung isang kopya nasa pitak. At masaya naman ako kasi itong dalawang institusyon na ito sa Pilipinas na bumubuo ng Philippine Herbal Medicine, kung nasa kanila itong dalawang kopya na ito, masaya na ako. Kahit na yun sa akin, Xerox, second copy lang. Oh, di ba, Daddy? And I'm so happy because with all the things that we learn from all the experts, no? Wala man po tayong ibang gustong mangyari kundi makatulong lang eh. So hindi natin yan na, hindi yan atin. Yan eh, regalo lang ni Lord, ipinagkatiwala lang sa atin itong trabaho na to. Kaya kami naman sa Binhi Biofarm na nagtatanim ng lagundi at ng mga halamang gamot at nagpo-process ng konti, ay alam niyo pinagbubuti namin ang aming trabaho. Para sa lahat, hindi para sa amin. Kasi we are just stewards of what we have ngayong buhay tayo. So, anong gagawin natin sa mga gifts na yon? Hindi po ba dapat ibigay natin, ialay din natin sa iba? Kasi at the end of the day, hindi atin yan. No? So, alam niyo, ang ganda-ganda ng interview ni Patrick kanina. Kaya, naalala ko, nga no, nung magsimula kaming maglagundi, talaga nagsisimula palang lahat. Di ba, ano, no? At ngayon nga po, ang laki-laki na ng plantation, ng farm, no? Nag-i-improve ang manufacturing at still, part pa rin tayo ng Philippine Pharmacopeia at patuloy na hinahanap natin ang mga paraan para mas lalo pang umunlad ang herbal medicine sa Pilipinas. Yan po ang ating magiging ambag sa mundo. Darating ang panahon. Hindi pa babayaan ng Diyos yan. Kasi siya ang may gawa niyan eh. Hindi naman tayo. So, ang saya-saya. Ang ganda-ganda ng sharing. Okay. So, Briggs, Ma'am Mona, hi, Josie. Thank you for catching me. At dun pa naman po sa mga hindi ko mabate kasi hindi ko po mabasa yung name ninyo. Pasensya na kayo. But, nagpapasalamat po ako sa inyo for always catching me. No? Dito sa ating sharing. Alam niyo mga friends for life, lumabas po tayo ngayong gabi at bumili tayo ng mga konting pots, no? Kasi mag-aayos tayo ng konting garden dito sa maliit kong pocket garden dito sa aming bahay. Kaya marami po tayong na-encounter ng mga tao, ng mga super babait. Naku, sa totoo lang, bumili lang ako ng pot. Alam niyo ba, nirigaluhan ako ng kalabasa, nirigaluhan ako ng halaman, nirigaluhan ako ng saging, nakakatuwa sila. Mm-hmm. Sabi ko nga, naku, maraming salamat, tama na yung regalo nyo kasi konti lang naman itong binili ko. Sabi ko, binibenta nyo ho yan. Kaya lang, naiisip ko, ba mamaya, pag hindi ko naman tinanggap, magtampo naman siya, sabihin naman, sasuplada naman ito, binibigyan ko na nga. Pero nahihiya ako kasi, syempre, binibili nila yun, tapos iriregalo nila sa akin. Pero maraming salamat, Flor, at saka Nonoy, sa kalabasa at saging, at magandang flower, nandiyan siya sa garden, bukas ayusin ko siya. At saka yung mga pots na binili ko bukas. Yun. Okay. So, dahil lumabas ako, kailangan ko ng sandata para alam ko na I am protected at hindi ako hindi bababa yung aking immune system, no? Iinom ako ng immune advance. Hi, Doktora Ana Hassan! Good evening! Thank you for catching me. And I'm so happy nagkita tayo kanina. I am so happy. Parang bumabalik yung mga memories natin nung mga medical students pa lang tayo. Naaalala ko, ang ganda-ganda ng buhok mong mahaba. Ang ganda-ganda. Alam niyo po si Doktora Ana Hassan, kung merong panting girl ngayon, siya yun noon sa amin. Napakaganda ng buhok. Hanggang ngayon, napakaganda pa rin. So, Ana, I'm so happy nagkita tayo. I love the pink color. Okay, so ngayon, para alam ko na meron akong protection at hindi bababa yung aking immunity, umiinom po ako ng immune advance. Yan po yun, ang maubos na. Hello, sis. Thank you. So, ito po kasing immune advance, ang kaisa-isang food supplement na may lagundi, malunggay, vitamin C and zinc.
So, kung wala ka namang asthma, wala kang ubo, wala kang COVID, so, kailangan lang, palanatilihin mo lang na malakas ang iyong immune system. So, ito lang po binibigay ko rin sa mga patients ko, especially sa mga mommy daddy ko. Ang biyanan ko is, ilang taon na ba si mommy? 86. Ang aking other mommy, si Tita Shoning, ay 90. 91. My dad is turning 90. My mom, 75. Aba, mga ano po yan? Limited edition. Ito lang po yung food supplement nila. Because ito rin ang food supplement ng asawa ko. Siya ay kidney transplant patient. So, this is not harsh on the kidney. This is hepatoprotective kasi yun ang mga components ng Lagundi, benefits niya ng malunggay ang Lagundi. So, this is very rich in many vitamins and minerals, nakita namin. May vitamin D3 din siya. Ang taas ng folic acid niya. So, yung mga OB ko na mga classmates na nag-OB, sinasabi nila sa akin na like si Dr. Gurley Harrisano, si Dr. Kitz, si Duquesa, no? Duque. Sabi niya, sis, pwede yan sa buntis. So, I give that also to my pregnant patients, see? And lactating patients, pwede yan. Kasi this has malunggay. It's very rich in folic acid. Ang dami. So, kaya yan. Ito na lang yung food supplement ko. So, I don't need to take too many capsules or ano. O, kaya Doktora Dolores tayo, dami mong iniinom na kapsula. Ito lang, pwede na. Sabi ni Dali, thumbs up. Okay. So, ito sa akin. Bago ko magbasa, yan. Inom muna tayo ng aking immune advice. Yan. Antepara. September 16. Our source of success is still coming from our favorite book, authored by Charles Stanley. Oo naman, Ana, hanggang ngayon, hindi ko talaga makakalimutan your beautiful, beautiful hair. Sabi ko nga, Lord, sana ako din. Pero talaga, totoo lang. Isa pa, Ana, hindi lang magandang book mo. As a matter of fact, you are very good friend. Ang sarap-sarap mong kaibigan. Matalino ka pa. Lagi kang pasado sa plating. O, saan ka na? Diba? Okay, our source of success. Napili Proverbs 16:3. Commit your works to the Lord and your plans will be established. Wow. Nga, no? Alam ko yan, nung nag-aaral pa tayo, always, lagi, bago pumasok, magkagising sa umaga, pray na tayo, bago mag-plating, bago mag-practical exam, play, no? Pray. Pagkatapos ng every sabi, I think, pagdadaan tayo sa chapel, sa FEU noon, sa Moraita, sa ano, maganda po kasi yung chapel namin dun sa ano sa FEU, sa Moraita. No, naku, talagang pupunta kami dyan, magpe-pray kami. Hay, naku. Too often, confidence is thought of strictly as a self-centered belief in one's own ability. Yun daw po ang confidence. For example, a string of success may lead a businessman or leader to think very highly of himself. If he learns through experience that he is the best in his career, he could easily slip into a pattern of pride, trusting himself to meet any need that may arise. But is this the confidence that God desires for us? So, hindi po ganun yung confidence na gusto ni Lord sa atin. Kasi sa totoo lang, okay naman po yung may confidence tayo sa sarili natin. Kasi it helps us to do a lot of things, to execute a lot of things. Kasi pag wala kang confidence sa ginagawa, sa sarili mo, sa ginagawa mo, like mga doktor, kung hindi sila wala silang self-confidence, paano naman kami makakagamot ng patient, diba? So, but kahit may confidence ka at nabibuild mo yung iyong confidence level so that you will be able to face the world, always understand and believe na lahat ito nangyayari hindi dahil sa magaling ka, hindi dahil sa maganda ka, o
o marami kang network, o marami kang pera, lahat ito nangyayari dahil pinagkaloob ng Diyos ito sa iyo. Alam niyo ba mga friends for life, kaming mga doktor, kami ata ang mga unang tao na nakakakita ng milagro. Alam niyo kung bakit? Kasi kapag nag-aral ka ng medisina, nalalaman mo kung ano yung limitation ng isang tao. And sometimes, nasasabi mo na, itong tao na may sakit siya, ganun. And magugulat ka na lang. Hindi mo inaasahan. Makikita mo itong tao na to ay very, my God, yung faith niya. Talagang inahon siya sa pagkakasakit at siya ay nabuhay. So one example dyan, you know, my husband. Kung nakita niyo si Patrick noon, isang bulate na lang. Ngayon, dalawang tao na naman sa isang katawan. Sorry. So, yun. So, alam ninyo, kaya alam namin mga doktor, kung alin yung kami gumawa at yung hindi kami. And most of the time, we would always admit to ourselves, this is not our making or our doing. This is God's. Oh. So, our confidence comes from the author of life himself. Tuloy na natin pagbabasa natin. The Apostle Paul would be quick to answer, no, Paul certainly experienced life's grandest success and hardest trials. Though it all, however, he held steadfastly to the conviction that God would empower him to achieve whatever the Lord set before him. Paul realized the futility of placing his confidence in his own abilities. In Philippians chapter 4 verse chapter 3 verse 4 to 7, he shows how impressive his compliments may have appeared on a human level, but in the end, he testified, "Whatever things were gained to me, those things I have counted as loss for the sake of Christ." So, ibig sabihin, lahat lang ng meron siya at lahat ng naging niya at lahat ng kanyang kaalaman at katalinuhan ay isinusuko niya kay Jesus Christ. So, ganun po si St. Paul. Certainly, God does not want us to place our trust in ourselves. Throughout the scripture, the Lord demonstrates that He alone is capable of meeting every need, every time. We must be careful not to allow our successes to inflate our egos and thereby distract our attention from God. After all, we are told quite clearly that every good thing given and every perfect gift is from above. Ulitin ko. Every good thing given and every perfect gift is from above, coming down from the Father. That's from James chapter 1 verse 17. Every good thing given and every perfect gift is from above, coming down from the Father. He gives us our success. Therefore today, thank Him today for the powerful source of confidence He offers. Sabi ko nga sa inyo, our source of success is the Lord Himself. So at the end of the page is a short prayer that goes like this. Lord, help me pray. Lord God, I commit all my works and plans to you. Direct my path and keep me faithfully in the center of your will. I trust you for my every success. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ang ganda ng reading natin. Thank you, Lord, for this wonderful reading. Pinapaalala mo palagi sa amin na ikaw ang source ng lahat ng bagay. Alam nyo, ang kaligayahan din natin is always acknowledging that nothing is ours. Everything is God's. Everything came from Him. No? Kung meron man tayong success o ano ba yung success na Tagalog? Nalalasap na tagumpay. Bigay ni Lord yan. Huwag po sa sarili nating kakayanan. Kasi kung tayo lang, I'm sure hindi natin kaya. No? Kaya Lord, thank you. Thank you sa lahat ng bagay na bigay mo. At sana,
etong aming ginagawa sa mundo, sa buhay namin ito, ay makatulong para sa pag-abot namin ng mga pinakamagagandang plano mo sa buhay namin. No? Sana kami mismo maging instrument para maabot namin yung aming, yung pangarap mo sa amin, yung aming destiny. No? Sana palaging ganun. So, yun din po. I ask you to pray for me and my family as we also pray for all of you, no? Na ang lahat po na mga mahal namin sa buhay, mga kaibigan namin, kasama namin, no? Ay maging mabuti ang kanilang mga buhay, maging matagumpay ang kanilang mga journeys sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. And always, sana mahaba yung buhay natin kasi para ma-praise and glorify natin si Lord sa lahat ng bagay na tinatamasa natin, maliit man o malaki. Okay? So that's it mga ka-friendship, mga ka-Facebook, mga friends for life. Thank you for catching me. Thank you for staying with me. Ito lang po ang maaari ko maibahagi sa inyo. Wala namang iba. Pero maraming salamat kasi nasamahan niyo po ako. So that's it. Ito po ang inyong natural MD. No? Always saying, I'll see you again tomorrow. Bye. I love you all. I love you. Bye.